Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel, Chico Tito. Welcome po, salamat and thank you. Salamat and thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. Nako, maganda po yung ating pag-uusapan ngayon ha, tungkol to sa habit ng mga millennials ngayon. Mga millennials, kung ano man tawag mo sa kanila. Ito yung mga habit, ito yung mga spending habit. Napagdaanan ko lahat ng ito, kaya pwede ko rin ma-share sa inyong lahat, ano guys. Ito number one, ang mga millennials o ang mga bago pa lang magkatrabaho, nagtatrabaho, aba, meron po silang habit na manyana habit, no? Ito yung mga Pilipino kasi mahilig sa mga cramming, eh, no? Yung gastos dito, gastos doon. Mamaya na ako mag-save, mamaya na ako mag-iipon, mamaya na yan. O kaya naman, yung iba naman. Sa simula lang magaling. Sa simula, ang galing mag-save, ang galing mag-ipon, nakakapagtabi. Pero katagalan, nawawala din sila sa discipline ng pag-savings, no? Marami po mga Pilipino ang ganyan because they lack discipline. Pangalawa po, living life to the fullest. Yon, living life to the fullest, madalas po nating naririnig yan, no? Yan yung sa palagay ko worst evil advices po na maririnig natin, no? Living life to the fullest is as if you live only once, no? You only live once. Kaya sabi nila, sige, mag-party ka every weekend. Kung gusto mo, anong magpapasaya sa'yo, gawin mo. Mag-party, mag-weekend party, mag-shopping, weekend dinner. Lahat, sige, Aria, gastos dito, gastos doon. Totoo po yan, lalo na kung marami kayong mga barkada o kaibigan at gusto nyo talaga happy-happy lang at ang sarap-sarap ng pakiramdam na pag magkakasama kayo. Yun, living life to the fullest, kaya hindi nakakapagtabi ng pera, hindi nakakapagpadala ng pera sa mga magulang, sa probinsya, because they live life to the fullest, they enjoy life, o kaya naman wala yung mga magulang nila dito, nasa ibang bansa. Kaya ang nangyayari, spending habit, ngayon, living life to the fullest, ang saya-saya. Pangatlo po, bahala na si Batman. 'Di ba kung ano man mangyari, sige, bahala na si Batman, bibilin ko 'yan, gusto ko yung bagay na 'yan. Saka na yung pag nangailangan, madali na lang 'yan, bahala na si Batman, basta makuha ko 'to, mapasa akin 'tong bagay na 'to. Bahala na si Batman. Yung future, hayaan mo na yung future, malayo pa naman 'yan, yung future na 'yan. Marami pong mga Pilipino ang ganon. Yung bahala na si Batman, paano pagka dumating yung emergency? Nagkasakit ang magulang mo, nagkasakit ang kapatid mo, o ang anak mo, o ikaw? Paano? Nasa na si Batman na tutulong sa'yo? Wala! Kasi hindi ka nakapag-save. Sabi mo, bahala na si Batman. Yun yung nakakalungkot na mga attitude, no? Yung mga spending habit natin na bahala na si Batman. Basta Arya lang ng Arya. Tapos alam nyo guys, ito pa yung isa, yung pakikisama o yung libre. Alam nyo mga Pilipino, mahilig sa ganyan, yung pagka halimbawa nanalo ka, o kaya naman halimbawa sa trabaho nyo naging customer, employee of the month ka, aba, painom ka naman dyan, o kaya naman nag birthday ka, painom ka naman dyan, o kaya naman nagkita-kita kayo magbabarkada, o ikaw taya ngayon ha, tinatawag natin pakikisama, na minsan kahit naman wala ka talagang budget for that, napipilitan kang gumastos. Bakit? Kasi nakikisama ka. Libre dito, libre doon. Kasi nga, nakikisama ka. Lahat ng party, ganyan. Birthday, fiesta, pupuntahan mo. Kasi nakikisama ka. Tapos syempre, pag pumunta kang birthday o kaya binyag, may dala kang regalo. Kaya hindi ka naman ninang. O diba? O kaya naman, ikaw yung may birthday, kailangan magpakain ka. O ikaw yung may magpapabinyag ng anak, kailangan bongga. Kasi andiyan yung mga kaibigan mo, di ba? Sabihin nila, oh, nagpabinyag siya, painom ka naman. Kahit ipangutang pa nila yung birthday at binyag, gagawin nila yan. Bakit? Sa pakikisama. Tapos yung hiya factor, alam mo yung nahihiya ka na sa mga bagay-bagay, instead na magtanong ka, maging magmukha kang stupid for one day and smart for the rest of your life, mas pinipili mo maging stupid for the rest of your life. Magtanong ka. Sabi nga, di ba sa commercial, huwag mahihiyang magtanong. Ganon. Kasi may kinalaman yung sa spending habit eh. Sa spending attitude, yung may hiya factor. Minsan napapagastos tayo dahil hindi tayo nagtatanong, mali pala nabili natin. Hindi pala ito tama, mga ganito ganyan. Diba yung hiya factor? Alisin na yan, magtanong po kayo pag hindi ninyo alam ang mga bagay-bagay. Para nang sa gayon, hindi po kayo nagmumukhang tanga for the rest of your life. O nababaon sa utang, o nasisira yung budget ninyo, diba? Ito pa, matindi po, guys. Inggit, yan yung isa sa mga spending attitude o spending habit na medyo hindi maganda. Yung inggit, malimit kasi sa atin
na gusto lang magkaroon ng mga bagay-bagay na ganito, ganyan, dahil hindi naman dahil kailangan niya. Malimit dahil nai-engage siya, lalo na yung mga mahilig sa social media. Yung may bagong item, kailangan ma-post. Yung box ng cellphone, ma-post. Yung cellphone na bago, ma-post, pipicturean nila. Tapos o kaya naman may bago silang shoes, pipicturean nila lahat ng angulo. May bago silang gear sa pang-gym nila. May bago silang bag, may bagong damit. Siyempre lahat sila nagpo-post at parang gusto, ay gusto ko nito, gusto ko niyan, ay parang maganda to, parang bagay ko yan, bagay ko to. Diba? Kasi social climber ka. Dahil meron kang inggit sa dugo mo. Kung nagiging wise ka, binibili mo kung ano lang yung kailangan mo. Diba? Kinukuha mo kung ano lang yung gusto mo, kung ano lang yung kailangan mo talaga. Tapos yung below your means sa budget mo, mas mababa pa sa budget mo yung gastusin mo, diba? Eh karamihan kasi ngayon, todo shopping talaga, diba? Makuha lang yung mga bagay-bagay na magpi-please sa mga taong hindi rin naman nila gusto. O, diba? Doon tayo nadadali. Yung inggit na yan, there will always be someone better than you, mas magaling, mas matalino, mas mayaman. Walang katapusan po yan, guys. Kaya yung inggit, hayaan na po natin yan. Kung meron silang bagong gamit, hayaan mo sila, di ba? Kalimutan mo na yan, hayaan mo sila, ganon. Kung may bagong damit, bag, sapatos, cellphone, at kung ano-ano pa, hayaan mo na sila, huwag kang mainggit, di ba? Mas maganda na yung simple lang yung mga gamit mo, pero wala kang utang. Diba? Simple lang yung gamit mo, nakakain ka 3 times a day, nabibili mo yung gusto mo, meron kang savings, diba? And lastly, ito yung mga spending attitude, spending habits ng mga kabataan, ng mga millennials ngayon, ano? Na minsan hindi natin alam kung tama o mali. Yung investing in a get rich quick scam. Mabilis kumita, agad naman maglalabas ka ng pera. Oh, power! Ganon-ganon, diba? Oh, open-minded ka ba? Mga ganon-ganon. Kita mo lang yung kaibigan mo, alam mo ba bro, alam mo ba dude, ganyan-ganyan. Sumali lang ako dito, naglabas lang ako ng perang ganito, tapos in just 1 month, in just 2 months, nabawi ko na yung nilabas kong punan. And look at me now, I have this brand new car, ang puti-puti ko na, ang kinis-kinis ko na and all. Ikaw naman, kahit hindi mo naintindihan yung pinasok mo, hindi mo naintindihan yung negosyo, yung scheme nila, agad-agad ka naman maglalabas ng pera, ipapangutang mo pa, ilo-loan mo pa. Diba? Kasi nga, dun ka na dala sa mabilis yumaman at mabilis magkapera. Yun po yung medyo mali, ano po. Mas maganda po, magdalawang isip kayo lagi. Yung bang pag-isipan nyo, ipagpabukas nyo. Huwag agad-agad, ano. Yung bang investing for long term. Hindi ito yung investing tapos agad-agad meron ka ng return of investment. Ang investing, lumalago at lumalago yan over time. Meron po siyang component ng time. Merong element of time. At hindi yung time na months, weeks lang or months lang, meron na kaagad return, no? Pagka ganun po guys, eh kaduda-duda po yun. Pwedeng totoo yan, pero hindi rin siya maglalast, no? Kasi ang kahit sa mga stock market, sa mga bank, sa mga mutual funds, sa mga bonds, sa mga equities, hindi naman din sila agad makakapagbigay ng ganong return. On an average sa equities po, 14% lang ha, yung average na mataas na pwede nilang ibigay sa'yo. Annually yon, hindi yon per month, annual. Tapos ang pera mo na nilabas mo dyan sa scheme na yan, agad-agad na doble pagdating lang ng ilang buwan. Huh? Kaduda-duda yun guys, mag-isip po kayo, huwag kayong padadala basta-basta ha. So, pag mag-i-invest po kayo, long term ang titignan ninyo, hindi yung short term na kitaan lang. Dapat yung long term na totoong kumikita. Di baling maliit, 10% per month, per annum, 14% maximum na nga yun eh. Kasi yung sa mga bonds nga lang, 4%, 4 to 8% lang po per annum, di ba? 4 to 8% mga ganun. On an average po. Sa equities, 14% average high na po yun, di ba? Annual yun, hindi yun monthly ah. So kung napasok kayo dyan na sa isang investment guys na medyo ang bilis ng kitaan, ilang buwan lang, babalik na yung puhunan mo kaagad, aba, magdalawang isip po kayo dyan ha. So again, sa mga guys,
pag-isipan niyo po mabuti ha yung inyong mga spending habits nang sa gayon hindi po kayo nalulubog, hindi po kayo nasisira. And again, my name is Chico. Please don't forget to click hit subscribe dyan sa baba and follow niyo po ako sa Facebook, sa Twitter, and sa Instagram. Search niyo lang po ang Chico Tito. Maraming salamat po!